Hello mga katropa at welcome sa si Palvin's channel. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka naman at click mo na din ang notification bell para lagi kang ma-update sa tuwing may bago akong video na i-upload na tiyak kong magugustuhan mo at subukan nating i-hit ang 1,000 subscriptions mga katropa. Bago ang lahat, ay nais ko munang i-shoutout ang mga sumusunod. Salamat sa mga katropa nating ito sa inyong magagandang comments sa huli kong video. At kung may suggestions kayo sa susunod kong magiging paksa, ay comment lamang ito sa ibaba. By the way, ang pag-uusapan natin sa videong ito ay galing sa request ni Arvin Official. Narinig mo na ba ang Amazon Rainforest? Kung palagi kang nagbabasa sa mga payagan o nanonood sa telebisyon, ay marahil maideya ka na patungkol dito, sapagkat ito ang laman ng mga balita ngayon, ang malaki at malawak na sunog na nagaganap sa kagubatang ito. Ano kaya ang magiging epekto nito sa mundo? Humanda ka na at yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang Amazon Rainforest ay matatagpuan sa South America na may lawak na 2.1 million square miles. Ito ang itinuturing na pinakamalaking maulang kagubatan sa mundo, na kasingsukat ng kalahati sa laki ng buong Estados Unidos. 60% ng kagubatang ito ay sakop ng Brazil, samantalang ang nalalabing bahagi ay nasa loob ng lupang sakop ng iba pang mga bansa gaya ng Peru, Colombia at iba pang kalapit na bansa. Sa kabuuan, 9 na nasyon ang tumatamasa sa likas na yaman ng nabanggit na kagubatan. Ito ay nagsisilbing tahanan ng maraming species ng mga puno at halaman. 20% ng oxygen na kailangan ng ating mundo ay nanggagaling dito. Kaya itinuturing ang Amazon na lungs of the earth o baga ng ating mundo. Nagsisilbi din itong carbon sink na kung saan hinihigop at iniimbak nito ang carbon dioxide sa ating mundo na mahalaga sa pagpapanatili ng global carbon levels. Ang milyon-milyon nitong mga puno ay may kakayahang tumanggap at magproseso ng carbon dioxide at isinasalin upang maging oxygen. Isa sa mga inaasahan ng karamihan na siyang magpapabagal ng epekto ng global warming. Ito ay pinagmumulan din ng 25% ng fresh water sa mundo. Pinamumugaran din ito ng higit kalahati ng tinatayang 10 milyong uri ng halaman, hayop at insekto sa mundo. Ang ilan pa nga ay hindi pa nadidiscover hanggang sa ngayon. Talagang napakayaman ng kagubatang ito. Alam nyo ba na ang pinakalilim ng kagubatang ito ay naaabot lamang ng 1% sikat ng araw, kaya madilim sa ibabang bahagi ng gubat. Ayon pa nga sa iba, ang patak ng ulan ay umaabot ng 10 minuto bago ito bumagsak sa lupa dahil sa malalagong dahon ng mga puno at halaman na makikita dito. Sayang nga lamang mga katropa sapagkat unti-unti na itong nasisira. Maraming mga espekulasyon ang lumalabas hinggil sa nangyayaring sunog sa kagubatan ng Amazon. May nagsasabi na sinadya raw ito ng isang malaking kumpanya ng langis. Hinala ng mga environmental activist ay negosyo ang motibo nito upang maiangat ang ekonomiya ng Brazil. Ayon sa isang datos, ay 83% na mas mataas ang ma-insidente ng wildfires ngayong taon sa Brazil kung ikukumpara noong 2018. Simula Enero, nakapagtala na ng 72,000 na wildfires sa Amazon. Ipinapakita ng mga imahe mula sa satellite ang mga usok na nagmumula sa forest fire na patuloy na lumalamon sa bahagi ng kontinente ng South America. Sinisisi rin ng mga conservationist ang presidente ng Brazil na si Jair Bolsonaro dahil sa umano'y paghimok nito sa mga illegal loggers at magsasaka na kalbuhin ang kagubatan. Ayon pa sa mga eksperto, ay bumilis ang pagkalbo ng kagubatan nang maupo ang nasabing presidente. Paano kung tuluyang mawala ang Amazon? Pinangangambahan ng patuloy na pagkasunog ng kagubatan ay magpapalala sa climate change na sanhi ng greenhouse effect
na bumubutas sa ozone layer ng ating atmosphere. Maliban dito, nasa 390 milyong puno ang mawawala na magpapataas ng volume ng carbon dioxide dito sa ating mundo. Magiging madalas na rin ang soil erosion sapagkat wala ng mga halaman na sisip-sip sa tubig ng lupa. Mawawalan rin ng tirahan ang nasa 250,000 species ng mga insekto, 1,300 species ng mga ibon, 400 species ng mga mammals, 400 species ng mga amphibians, at ang pinakamahalaga, 31 milyong tao na umaasa lamang sa likas na yaman ng Amazon. Sa huli, tayo pa rin ang magdurusa. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga sa atin na masugpo ang nagaganap na sunog sa Amazon. Maaring nasa kabilang panig ito ng daigdig, ngunit ang epekto naman ng pagkawasak nito ay damay ang buong mundo. Kung nagustuhan mo ang videong ito, ay mag-subscribe ka naman. Muli, ito si Spalvins. Adios, amigo.